Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Oo mga anak, siya ang daddy nyo. Siya si Jason. At Jason, si Nathan at Stephanie, ang anak natin. Utal na sabi ni Keisha na ikinatingin sa kanya ni Jason. Ano? Anak natin silang dalawa? Hindi makapaniwala na sabi ni Jason. Pero nawala ang atensyon nila doon nung umiyak si Stephanie, kaya nataranta naman si Keisha at nilapitan ito. Baby, don't cry, please. Bakit ka ba umiiyak? Kinakabang tanong ni Keisha. Mommy, naiyak lang po ako kasi andito na po si Daddy. Tapos si Daddy, si Tito Jason po pala. Kaya pala kamukhang kamukha siya ni Kuya. Iyak na sabi ni Stephanie at hindi niya napigilan luha niya at agad na pinunasan. Are you happy seeing your dad? Tanong niya na ikinatangon ni Stephanie at pinunasan niya luha nito. Lapitan mo siya anak. Alam kong matutuwa ang daddy mo. Sabi ni Keisha at kaagad na yumakap si Stephanie kay Jason. Daddy? Ikaw ang daddy namin? Sabi ni Stephanie na ikinarealize ni Jason sa lahat ng bagay. Agad niyang ginantihan ng yakap ng kanyang anak. Ang daming pumapasok sa isip niya. Sa 4 na taon na hindi niya nakita si Keisha ay maraming nangyari na hindi niya inaasahan. Napapikit siya at dinama ang yakap ni Stephanie. Can I hug you too? Tanong ni Ethan na ginatingin ni Stephanie at Jason sa kanya. Napangiti naman si Jason kasabay ng pagtulo ng luha niya at tumango sa anak. Oo anak, pwede. Pwedeng-pwede Ethan, sabi ni Jason at kaagad yumakap sa kanya si Ethan. Pilit niyang tinatak sa isip niya na mukha lang talaga niya si Ethan. Hindi pumasok sa kanyang isip na anak niya ito. Kahit nakakaramdam siya ng lukso ng dugo dahil hindi niya inaasahan ang lahat. Lalo na hindi pa niya man nakikita si Keisha noon. Hindi niya napigilan ng umiyak dahil sa yakap ng dalawang bata. Pakiramdam niya ay nabuo na ang nararamdaman niya na kulang sa damdamin niya. Iyon pala ang dahilan, ang mga bata at si Keisha. Si Keisha naman ay hindi napigilan ang mapaluha dahil sa nakikita niya sa mag-ama niya. Sobrang saya niya. Masaya siya dahil nakikita niya ang saya sa kanyang mga anak. Kahit na anong gawin niya na tumayong ama sa mga bata ay hindi pa rin mapapalitan ang katayuan ni Jason para sa dalawang bata. Niyakap naman siya ng mama niya kaya doon na siya napaiyak. Mama, anong ginawa ko? Pinagkait ko sa kanila ang bagay na dapat nun ko pa ginawa. Iyak na sabi ni Keisha na kinailing ng mama niya. Wala kang kasalanan anak. Alam kong pinangunahan ka lang ng takot na hindi niya tanggapin ang anak niyo. Kahit na hindi mo sinabi sa amin, alam ko na yun ang rason mo. Pwedeng-pwede kang bumalik sa bar para hanapin siya. Pero di mo ginawa. Kasi natatakot ka na itanggi ka ni Jason. Natatakot ka na itanggi niya ang mga bata. Totoo ang sinabi ng mama ni Keisha. Iyon ang totoong rason kung bakit niya tinago ang anak niya. Hindi dahil sa hindi niya ito kilala o kasama yun sa rason niya, pero ang pinakarason ay dahil natatakot siya. Alam niyang mahal niya ang lalaki at natatakot siya na itanggi nito. Andito na si Daddy. Andito na ako. Mabubuo na din tayong pamilya ngayon. Sabi ni Jason habang nakatingin kay Keisha na umiiyak ngayon habang yakap ang mama nito. Gusto niyang tumayo para lapitan si Keisha at aluhin, pero hindi niya ginawa
dahil alam niya na mas marami pang pagkakataon. Mas may rason na para manatili siya sa tabi ng dalaga. May anak kami ni Keisha. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong bumawi sa lahat ng oras na nawala sa akin, pero isa lang sigurado na ako. Hinding-hindi ko na sila pakakawalan pa. Lalo ka na, Keisha. Katulad ng sabi ko 4 na taon na ang nakakaraan. You're mine. Akin ka lang, Keisha. Hindi makapaniwala si Jason na mayroon siyang anak. Sa kotse pa lang kanina nang sinabi ni Keisha na mayroon tong ipakikilala, ay kinakaba na siya dahil ang buong akala niya ay mayroon itong asawa. Pero nung makita niya ang malungkot na mukha nito sa kotse, nang tinanong siya kung bakit ayaw niya, ay nagbago ng isip niya. Ayaw niya nakikita na malungkot ang dalaga. Ang gusto niya ay palagi itong masaya. Sa puntong ito, siya ang nakaramdam ng sobrang saya. Isa na siyang ganap na ama. Ama sa anak ng babae na matagal niyang mahal. Halina kayo sa kusina para makapaghanda na tayo ng makakain, sabi ng mama ni Keisha nang humiwalay nito sa ina. Pinunasan niya ang luha niya at inayos unti ang sarili para hindi mahalata ng mga anak niya na umiiyak siya. Ayaw niya nakikita ng kambal na umiiyak siya. Niminsan ay hindi pa siya umiiyak ngayon lamang ng pagkakataon na iyon. Tama si mama, kami na lang maghahanda ng pagkain. Maghintay na lang kayong tatlo doon sa lamesa. Nakangiting sabi ni Keisha sa kanila at kaagad umalis doon. Daddy, Mommy was so good at cooking. Sigurado po akong magugustuhan yung luto niya, sabi ni Stephanie dito na ikinatingin sa kanya ni Jason. Stephanie is right, Daddy. Gustong gusto namin ang luto niya always. Nakangiting sabi ni Ethan at pareho na silang humawak sa kamay ni Jason at hinila siya sa kusina. Hindi pa rin siya makapaniwala na may anak siya. Sa tuwing tinatawag siya ng kambal na daddy, ay hindi niya may paliwanag ang saya na nararamdaman niya. Ngunit mukhang siya lang ang tanging nakapansin na ilag si Keisha na makisalimuha sa mga anak nito at sa kaniya. Nang makarating sila sa kusina, ay kinausap na siya ng kambal, which is mas nagustuhan niya dahil hindi man lang nailang ang dalawang bata. Sadyang napakabait ng dalawang ito at tanggap siya nito kahit matagal siyang nawala. Habang kinakausap niya ang kambal, ay patingin-tingin siya kay Keisha na nagluluto ngayon. Binabantayan niya ang kilos ng dalaga dahil baka kung may ano ang mangyari dito. Daddy, ihanda na po natin ang hapagkainan, masayang sabi ni Stephanie. Kami pong dalawa ni Stephanie ang tumutulong kay Mommy sa tuwing nagluluto siya sa gabi, sabi pa ni Ethan na ikinatawa naman ni Jason. Sa gabi? Hindi ba may pasok ang Mommy nyo? Sa sinabi ni Jason ay parang gusto-gusto niyang ulitin ito. Lalo na at si Keisha ang Mommy at siya ang Daddy. Pero hindi iyon ang gusto niyang malaman, kaya iniiwasan niyang mapangiti at ipinilig na lang ang ulo. Yes po. Ayaw po kasi ni Mommy na si Grandma ang magluto. Banding daw po namin iyon kapag gabi, sagot pa ni Ethan. Kuya is right. We usually do prepare the ingredients and the equipments, but you're here now, so we want to spend more time with you, sabi pa ni Stephanie at kitang-kita niya ang saya sa mga mata nito. Kaya agad niyang hinalikan ang dalawang bata sa ulo niya. Nakita niyang pinalaking mabuti ni Keisha ang dalawang bata. I'm sorry if Daddy was not here for a long time. Both of you have grown smart and understanding, nakangiting sabi ni Jason sa kanila, at pagkatapos noon ay naghanda na sila ng kakainin nila. Si Keisha naman ay hinayaan niya ang sarili niya na mag-focus sa pagluluto. Gusto niya makapag-usap ang mga bata at si Jason para makabawi ang mga ito sa oras na hindi sila nagkasama-sama. Kanina na makita niya ang tatlo na magkakayakap ay hindi niya napigilang umiyak dahil siya ang naging rason
para hindi magkasama-sama ang mga ito. Kung gugustuhin niya, ay maaaring nung buntis pa lang siya, ay alam na ni Jason ang tungkol sa mga ito. Pero napangunahan siya ng hiya at takot. Natatakot siya na itanggi ni Jason ang mga bata, kaya umabot ng ilang taon bago ang madamdamin ng pagkikita ng mga ito. Bukod sa hindi niya kilala si Jason, ay mas lalong hindi niya alam ang ugali nito, kaya inisip niya lang ang kapakanan na magiging anak niya. Nagluto siya ng adobo, menudo, itlog na may hotdog. Iyon din kasi ang paborito ng mga bata. Kaya iyon na lang niluto niya. Pagtingin niya sa likod niya, ay nakita niya na naghahanda ng mga ito ng hapagkainan. Kaya napangiti na lang siya. Never niyang na-imagine na darating ang panahon na kasama si Jason doon sa kusina at kasama ng mga bata. Nakikita niya ang saya sa tatlo, kaya nag-uumapo na kasiyahan din ang nararamdaman niya. Ang makitang masa sila ay ayos kay Keisha. Kahit alam niyang malaking pagkakamali ang ginawa niya, ay ang pinakagusto niya lang ay tanggapin si Jason ng mga anak niya. Natakot pa siya ng una na bigla itong matras at tumakbo palayo. Pero nung niyakap pa lang ni Stephanie, ay gumanti agad si Jason ng yakap. Doon pa lang ay napakasaya na niya. Ayos ka lang ba anak? Napatingin si Keisha sa mama niya. Opo ma, masaya lang po ako at nakikita ko silang masaya. Sagot niya at tumingin sa tatlo na ikinatingin din ang ina nito. Hindi ko akalain na si Jason talagang ama ng mga bata. Nang makita ko pa lang siya sa mall, alam ko nang may something sa kanya, iyon pala siya ang ama ng mga anak mo. Sabi nito sa kanya na ikinangiti na lang ni Keisha dahil ang lahat ng nangyari ngayong araw ay talagang unexpected. Is there any chance na mabuo kayo ng tuluyan anak? Agad na napatingin si Keisha sa mama niya at saka pinamulahan. Ma, what kind of a question is that? Baka marinig ka ni Jason, nakakahiya sa kanya. Nahihiyang sabi ni Keisha at inayos ang niluluto niya na ikinatawa ng mama niya. So I was right. Muling napatingin si Keisha sa mama niya at napakunot ang noo. Tinasan niya ito ng kilay. Ano naman yan ma? Sabi niya na ikinangiti ng malaki ng mama niya. Remember, nung umuwi ka dito na may mangyari sa inyo ni Jason? I was asking you that time. Nahalata ko sa'yo na may gusto ka sa kanya, but you keep on denying it. Look at you now. I can clearly see in your eyes that you're in love. At sa nakikita ko kay Jason, ay iisa ang nararamdaman niyo sa isa't isa. Hindi alam ni Keisha kung anong i-react niya sa sinabi ng mama niya. Kinigilig siya na ewan. Sa isipin na may gusto din sa kanya si Jason ay sobrang saya niya. Pero hindi pa rin niya hawak ang puso ng binata at hindi niya alam ang nararamdaman nito. Ma, huwag niyo naman po akong paasahin. Sa ngayon po, ang gusto ko lang ay makitang masaya ang mga bata. Sapat na po sa akin yun. Mahinaho na sabi niya dito. Hinawakan naman siya sa kamay ng mama niya. I want you to be happy, Keisha. Hindi na ako pabata. I'm too old to be here. Napalitan ng malungkot ang nararamdaman ni Keisha dahil sa sinabi ng mama niya. Ma, don't say that please. Hindi ko kakayanin kung pati ikaw ay mawawala. Umiling ang mama niya sa sinabi niya. Hindi natin hawak ang buhay natin, Keisha. Tandaan mo yan. Kapag oras na natin, ay oras na natin. Gusto ko na palagi kang handa doon. Palaging handa na darating ang araw na iiwan ko din kayo. Hindi napigilan ni Keisha na umiyak at agad niyakap ang mama niya. Anak, nakikita ko na magiging masaya ko yung pamilya. Mabait na tao si Jason. At handa akong ipagkatiwala kayo ng mga anak mo sa kanya. Kapag dumating ang araw na yun, huwag kang malulungkot anak, okay? Masaya ako
at nasa mabuti na yung kalagayan. Umiling naman si Keisha dahil sa sinabi ng mama niya at pinunasan ang luha niya. Ma, please! Huwag na po natin pag-usapan yan. Mahalaga po ngayon ay magkakasama tayo. Matagal pa po tayo magkakasama, okay? Tara na nga po para makakain na tayo. Sabi ni Keisha at naghahanda na ng mga ulam at kanin para sa hapunan nila. Mommy! The best pa rin ang luto nyo as always. Masayang sabi ni Stephanie na ikinangiti ni Keisha at pinunasan ang gilid ng labi nito. Sige anak, kain ng kain, okay? Nakangiting sabi ni Keisha na ikinatungo ni Stephanie. Mommy! Napatingin si Keisha kay Ethan. Yes Ethan, tanong niya dito. Salamat po mami. Napatingin muna si Keisha kay Jason bago muling humarap sa anak. Salamat saan anak? Tanong na dito. Salamat po kasi sinama niyo po dito si daddy. Salamat po at nakilala namin si daddy. Natigilan si Keisha dahil sa sinabi ni Ethan. Natauhan lang siya, nangyakap siya ni Stephanie at sumunod si Ethan. Gumanti siya nang yakap sa mga ito. Anything for my babies. Nakangiting sabi niya at dinama ang yakap ng mga anak. Pagdilat niya ay saktong tumama ang paningin niya kay Jason na nakangiti sa kanila ngayon, kaya ngumitin din siya dito and she mouth thank you to him. Natapos ang hapunan nila sa isang napakasaya at napakasarap na hapunan. Naunang umakyat ang mama ni Keisha para makapagpahinga na naiwan sila sa sala at nanood ng movie. Nang gumabi na ay nakita nila na nag-iikab ng dalawang bata. Mga anak, matulog na kayo. Gabi na oh. Sabi ni Keisha na ikinatangon naman ang mga ito. Agad nagpakarga si Stephanie kay Jason at si Ethan naman ay kay Keisha. Noonang umakyat si Keisha, kasunod si Jason, papunta sa kwarto ng dalawa. Inihiga na nila ang dalawang bata sa higaan at hinilikan na ni Keisha ang noon nito. Ganon din ang ginawa ni Jason. Daddy, pwede po bang once a week, punta po kayo dito para makasama po namin kayo? Tanong sa kanya ni Ethan. Oo nga po, Daddy. Hindi naman po namin kayo pinipilit. Ayos lang po kung hindi, or kahit once a month, basta po makasama po namin ulit kayo. Natigilan naman si Jason dahil sa sinabi ng dalawang bata. Hindi niya maiwasan na malungkot dahil doon. Ang akala ng mga ito ay hindi siya basta-basta pwede na pumunta dito or magkasama sila. Bakit once a week or month lang? Pwede namang araw-araw. Nakangiting sabi niya na ikinangiti ng dalawa pero agad din yung nawala nang may maalala sila. Salamat po daddy, pero ayaw namin magalit ang asawa mo at saka ang mga anak niyo po. Sabi ni Ethan na ikinakunot ng noon niya at napatingin kay Keisha na nakatingin lang din sa kanila. Naupo si Jason sa tabi ng dalawang bata. Sinong may sabi sa inyo may asawa ako? Wala pa akong pamilya. Dahil may isang tao pa akong matagal nang hinahanap at ngayon ay nakita ko na siya. Bonus pa, nandito din kayong dalawa. Sobrang nagsosorry si daddy dahil wala ako ng 4 na taon pero hindi pa huli ang lahat at gagawin ko para mabuo tayo. Nakangiting sabi niya na ikinatili ni Stephanie at ikinangiti ni Ethan. Niyakap siya ng dalawang bata habang si Keisha naman ay namumula sa kinatatayuan niya. Ba't ba lagi siyang ganyan? Walang pwede ko magsalita. Sabi ni Keisha sa isip niya at napailing na lang, pero inamin niya sarili niya na sobrang kinilig siya sa sinabi nito. Thank you po daddy. Ang akala po namin kasi may pamilya na po kayo. Kaya po nag-isip kami ni Kuya ng paraan para kahit papaano ay magkasama-sama po tayo. Sabi ni Stephanie dito. Welcome mga anak. Soon okay? Soon. So sleep now. Magkikita tayo bukas. Sabi ni Jason at hinalikan ng dalawang bata. Inayos na ni Keisha
ang kumot ng dalawa. "Good night, Mommy. Good night po, Daddy. We love you po." Sabay sabi ng dalawa at pumikit na. Nagkatingin na naman sila Keisha at Jason at ngumiti lang siya. "We love you both. Sweet dreams." Sabi ni Keisha at pinatay na ang lampshade at lumabas na sila. Tahimik na lumabas ang dalawa sa kwarto. At tiningnan muna ni Keisha ang mama niya kung tulog na ito. At katulad ng kambal ay mahimbing na itong natutulog. "Tulog na si mama?" tanong ni Jason na kinakunot ng noo ni Keisha. "Mama?" Natawa naman si Jason sa kanyang tanong. "Si mama, ang mama mo." Napatas naman ang kilay si Keisha. "Mama daw? Pero tulog na. Tara na sa baba, ihahatid na kita." Sabi ni Keisha at naunang bumaba. Tahimik lang sila habang naglalakad. Ramdam ni Keisha ang tingin sa kanya ni Jason mula sa kanyang likod. "Why you didn't tell me?" Napatigil si Keisha sa pagpunta sa main door. Na magsalita si Jason kaya napalingon siya dito. Seryosong nakatingin sa kanya si Jason at kitang kita niya ang pagtataka sa mga mata. Nakaramdam siya ng kaba. Hindi niya napagandaan na aabot sila sa puntong ganito. Dahil buong akala niya ay hindi na muli magtatagpo ang landas silang dalawa. "Kasi natatakot ako. Natatakot ako baka iwan mo lang kami." Sabi ni Keisha na kinakunot ng noon Jason. "That's nonsense reason, Keisha. Sana noon pa lang kasama ko na ang mga bata. Sana noon pa lang kasama niyo na ako." Napayuko naman si Keisha dahil sa sinabi ni Jason. Nakikita niya ang galit sa mata ng binata. "I'm sorry. Alam kong pagkakamali ko iyon. Matatanggap ko kung galit ka sa akin. Ayos lang naman sa akin iyon. Huwag mong idadamay ang mga bata. Dahil sila lang buhay ko, Jason. Kapag sinaktan mo sila, ako ang makakalaban mo." Sabi ni Keisha habang diretso nakatingin sa binata. "Hindi ako magdadalawang isip na ilayo sa iyong kambal. Kahit ikaw pa ang biological father nila." Dugtong pa niya dito. Napatitig naman si Jason sa dalaga at nakikita niya ang pag-aalab sa mata ng dalaga. Talagang ayon nito na nakikitang nasasaktan ng kambal. Napakuyom naman ang kamao si Jason. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Samot-saring emosyon. Hanggang sa nagpasa siya na umalis na lamang. Ilang minuto itong natahimik kaya lalong kinabahan si Keisha. Pero nang marinig ang huling sinabi nito ay doon siya nakahinga ng maluwag. "This is just the beginning of our love story, Keisha. At hindi na kita pakakawalan pa." Yan ang huling sinabi ni Jason bago ito tuluyang lumabas ng bahay nila. Si Keisha naman ay naiwang tulala doon. Wala sa usapan nila ang sinabi ng binata at hindi niya maiwasan nakiligin doon. Yung isang simpleng sentence na iyon ay naghatid ng kilig sa kalamnan ng dalaga. Hindi niya inaasahan na manggagaling ito sa bibig ng binata. Napatingin siya sa dinadaanan ito. "Bakit ka ganyan, Jason? You're making me falling deeper and deeper in love with you." Wala sa sarili niyang sabi. Sa kabilang banda naman ay hindi mawiwasan ni Jason ang magalit. Magalit sa sarili niya dahil sa pagiging pabaya niya. Nagagalit siya dahil wala man lang siya sa tabi ni Keisha na magbuntis ito sa kambal. Wala man lang siya sa tabi nito na manganak ito. Wala man lang siya sa tabi ni Keisha na mga panahong nahirapan ito sa kambal. Nagagalit siya dahil piling niya ay wala siyang kwenta. "This is it," sabi niya at napagdiskitahan ang manibela na paluin. Hindi niya kailangan pa magpa-DNA para masigurado na anak niya ang dalawang bata. Dahil alam na alam niya sa kanyang pakiramdam at isa pa, kamukhang kamukha ng dalawa ni Keisha ang kambal, kaya doon pa lang ay sigurado na siya. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Lucas. "Yo, Jason, balit, hide out. I'll be there in 20 minutes. Yun lang ang sinabi niya
at binabana niya at pinandar ang kotse. Si Lucas naman ay napakunot ang noo dahil sa tono ng palitan ni Jason. Ano daw? Napatingin si Lucas kay Noah at nagkibit balikat. Hideout daw, mamayang 20 minutes andito na. Sabi niya dito, O Eddie, tawagan mo na si Drew para makapunta na dito. Ayaw pa naman nun ang nalilate. Tumango naman si Lucas at sakto kasi na nasa hideout na ang mga ito kanina pa. Uy Drew, hideout daw, sabi ni boss. Mukhang galit, kaya bilisan mo na. Sabi ni Lucas at binaba ng tawag ni Drew at agad naman nakaramdam ng kaba dahil sa sinabi ni Lucas. Why honey? Tanong na Liza dito dahil natutulog na sila nang biglang tumawag si Lucas. Pinapatawag kami ni Jason. Sabi niya dito na kiniisip naman ni Liza. Hindi kaya alam na niya? Tanong pa ni Drew. Then I'll come with you. Tayo magpapaliwanag sa kanya. Let's go. Sabi ni Liza dito. But you're pregnant honey. Baka magkasakit ka. Sabi ni Drew dito at ayaw niyang mapahamak ang asawa at anak niya. Hindi ko naman hahayaan na ikaw ang bugbugin ni Jason. Alam kong takot ka kay Jason. Kaya ako nang bahala magpaliwanag sa kanya. Don't worry. I'll be fine. Hindi ako sasaktan nun. Kilala mo si Jason. Hindi na nanakit yun na mahalaga sa buhay niya. Lalo na pag sa babae. Walang nagawa si Drew kundi ang tumango. At agad silang pumunta sa hideout nila. Pagdating nila doon ay nakitang nakupo ang dalawa at nagsa-cellphone. Kanina pa kayo dito? Sinong kasama ng mga asawa nyo? Sabi ni Drew sa kanila. Tulog na sila. Nagpaalam naman kami. Don't worry. Tulog na din ang mga bata. Sabi ni Noah sa kanya. Teka. Bakit kasama si Eliza? Tanong ni Lucas. Mamaya, malalaman nyo. Honey, halika. Maupo ka muna. Sabi ni Drew at naupo na sila. Maya-maya ay napatingin sila sa pinto nang bumukas iyon kaya napatayo silang lahat. Jason, boss. Tawag nila dito pero isang tao lang ang hinahanap ng paning ni Jason. At agad na lumapit kay Drew at bigla itong sinapak. Jason, tama na! Sabi ni Eliza dito. Boss, ano bang nangyayari? Tama na! Sabi ni Noah at Lucas at inilayo ito. Gago ka, Drew! Bakit mo tinago si Keisha? Ang tagal ko siyang hinahanap. Sigaw na sabi ni Jason dito na kinataka ni Lucas at Noah. Napatingin sila kay Drew na tinutulungan ni Eliza ngayon. Jason, hayaan mo muna kami magpaliwanag. Sabi ni Eliza dito na kinatingin sa kanya ni Jason. Alam mo din Eliza? Alam nyo pareho? Andun ako nung kasal nyo. Yun yung araw na nanak si Keisha. Pero bakit wala man lang kayong sinabi sa akin? Nagulat sila nang umiyak na si Jason kaya nabitawan na siya ng dalawa at hindi na din ito nagwawala. Napatingin sila kay Jason. Jason? Hindi namin ginusto yun. Sabi ni Drew dito. Hindi ginusto? Pinagkita niyo ako. Ipinagkait niyo sa akin ang pagiging ama ko. Apat na taon. Apat na taon na mga anak ko. Si Ethan at Stephanie. Nagulat naman sina Lucas at Noah dahil sa sinabi ni Jason. Teka. Ano yun? Kambal? Sabi ni Noah sa sarili. Kasal? Hindi ba't si Keisha ang nanganak ng araw na yun? Sabi pa ni Noah. Keisha? Si Keisha yun? Wait, hindi ba't sila ang ina ni Pretty Stephanie at Ethan? Gulat na sabi ni Lucas at napatingin sila kay Jason. Boss, anak mo ang kambal? Gulat na sabi nila nang sabay. Totoo. Anak nga ni Jason sina Stephanie at Ethan. Sabi ni Drew sa kanila. Kaya pala kamukha ni Boss si Ethan.
wala sa sariling sabi ni Noah. Jason, makinig ka sa amin. Hindi namin ginusto ang lahat. Nang araw na nagpa-schedule ako ng meeting with Keisha noon, dapat ititigil muna namin ang kasal. Kaso nakilala ni Drew si Keisha at siya ang hinahanap mo. Pero nahimatay siya. At doon inalaman namin muti si Keisha at alam namin na ikaw ang ama. Dahil na rin sa kwento mo na nangyari sa inyo. Nung araw na din na yun, sinabi sa amin ni Keisha na respetuhin ang desisyon niya na huwag hanapin ang ama ng mga bata at ikaw yun, Jason. Kaibigan namin si Keisha. Kaya hindi namin sinabi sa iyo. Sabi pa ni Eliza. Hindi sapat yun. Paano ng mga nakaraan? Hinayaan nyo na lumaki ang dalawa? Sigaw na sabi ni Jason sa mga ito. Hindi namin sinabi sa iyo. Dahil mapya ka. Natigilan si Jason dahil sa sinigaw ni Eliza. Pati na din sina Lucas at Noah ay napatigil din doon. We are part of Mafia's Kent. Nung araw nasa mall kami, muntik namang makita pero nagtago kami. Nilibang namin si Keisha pati ang kambal. Dahil noong mga panahon na yun, may init ka pa sa Mafia World. Hindi ka lang basta-basta isang billionaire, Jason. Hindi lang tayo basta-basta tao. We seek for justice for the other peoples. We are Mafias. Ayaw namin madamay ang kambal sa magulo nating buhay. Dahil bata pa sila, kaya namin nilayo sa'yo ang mag-iina mo. Tuloy nang napayuko si Jason sa sinabi ni Eliza. Tama siya. Mafia silang lahat. Magkakasama sila sa organization ni Jason. Si Jason ang pinaka-mafia boss sa papa niya na naman ang titulo ng pagiging isang mafia boss. Naglakad si Jason papunta sa upuan at naupo ito. Nagkatinginan sila at naupo na din at alam nilang kalmado ng binata. Hindi naman basta-basta mananakit si Jason kung hindi talaga grabe ang ginawa mo sa kanya, lalo na at si Keisha ang usapan, kaya talagang binugbog niya si Drew. Jason, iba ang mundong ginagalawa natin sa ginagalawa ni Keisha. Gusto mo bang mapahamak sila? Sabi ni Drew na ikinatingin niya dito. Of course, I don't want to. They are my life. My everything, Drew. Hindi ko hahayaan na mapahamak sila. Pero hindi ko na din hahayaan na malayo sila sa akin. Nagkatingin naman sila dahil sa sinabi ni Jason. Kaya napatingin din sa kanila si Jason. Hindi ba't yan din ang gusto nyo sa pamilya nyo? Lahat tayo may kanya-kanya ng pamilya. Iisa lang gusto natin, ang protektan sila. 4 years is enough. Hindi ko na sila hayaan na malayo sa akin. Seryosong sabi niya sa mga ito. Napangiti naman si Drew. You know what, boss? Matagal ko nang minam naman ang kilos mo. Kitang-kita ko sa iyo noon pa ang pagmamahal mo sa kaniya. Kahit anong gusto kong sabihin sa iyo ang tukol sa kanila, ay hindi ko ginawa dahil para sa ikakabuti nila. Sabi ni Drew sa kanya. Ngayon na alam ko na babawi ako sa kanila. Sabi ni Jason na nakatingin naman kay Drew. Kailangan mo talagang bumawi, boss. Napatingin si Jason kay Eliza. Alam ng kambal ang tungkol sa kwento niyo ni Keisha. Matalino ang kambal, Jason. Alam kong naman nila iyon sa iyo. Madali sila makaintindi, kaya alam ko na maintindihan ka ng kambal. Napangiti naman si Jason sa sinabi ni Eliza. Nakita ko nga sa kanila kanina. Lumaki sila ng matalino at mababait na bata at naiintindihan agad nila ako kanina. Nakangiting sabi ni Jason. We know. Sobrang bibo ng kambal na yun. I remember one time, they're asking about you. But Keisha have only one thing to tell them. Yun yung paano mo siya niligtas sa manyak kung nasa bar kayong dalawa. Napatingin si Jason kay Eliza. Boss, alam naming mahal na mahal ka ni Keisha. Sabi pa ni Eliza na hindi kipaniwala nito. Paano? Imposible. Sabi ni Jason sa kanila. Bakit mo tinatanong kung bakit, boss?
hindi ba kami din nagulat na isang araw, matapos na may mangyari sa inyo ni Keisha, ay nagbago ka? Nakita namin ang isang Jason sa panta, kung paano mong mahal kahit hindi mo siya kilala. Natahimik si Jason sa sinabi niya. Nabalot sila ng sandaling katahimikan. Anong plano mo, boss? Tanong ni Drew na ikinatingin sa kanya nito. Plano? Sa ngayon ay susulitin ko muna mga araw na makasama ang mga anak ko. Babawi ako sa kanila. Napangiti naman sila doon. Tama yan, Jason. Simula na ikaw ang magbana ng negosyo ninyo at pagiging mafia ay sinubsob mo na ang sarili mo sa trabaho, panahon na para kasiyahan mo ang unahin mo. Nakangiting sabi ni Lucas na ikinangiti din ni Jason. Gagawin ko ang lahat para mabuo na kaming apat, sabi ni Jason sa kanila. Alam mo, boss, hanggang ngayon, tumatayo pa rin ang balahibo ko sa tuwing nakikita ko na nai-inlove ka, boss, sabi ni Noah na ikinatawa nila. Nakatanggap naman siya ng masamang tingin mula kay Jason. Panira ka naman, Noah eh, sabi ni Eliza na ikinatawa na. Kinabukasan ay maaga nagising si Keisha dahil kailangan niyang pumasok ng maaga. Agad siyang bumaba para makapagluto ng agahan. Hindi pa siya nagpapalit ng pantulog at naghilamos na lang. Humihikib pa siya nang pumasok sa kusina. Good morning, wife! Nanlaki ang mata ni Keisha at agad na padilat matapos maghikab. Ah, Jason? Anong ginagawa mo dito? Gulat na sabi niya dito na ginatawan Jason. Your face is so priceless, wife. Well, I'm here to cook for our breakfast, sabi ni Jason kaya napatingin si Keisha sa likod nito at nagluluto nga ito. Si Mama, ang katulong, tanong niya dito. Pinabalik ko muna si Mama sa kwarto. Sabi ko, tatawagan lang siya kapag luto ng pagkain. And about dun sa isa niyong maid, pinagbakasyon ko muna. Total, palagi naman ako nandito, sabi ni Jason na kinakunot ng noo ni Keisha. Ha? Anong palagi nandito? Sabi ni Keisha kay Jason. I'll be leaving here, wife, para na rin makabawi ako sa matagal na panahon na wala ako. Magrereklamo na sana si Keisha, pero na-realize niya na siya din ang may kasalanan kung bakit nagkahiwalay sila ng matagal. I know what you're thinking, sabi ni Jason kaya lumapit siya at hinawakan ito sa magkabilang balikat. Wala kang kasalanan, okay? Kung nagkahiwalay man tayo na 4 na taon, ay mas nakabuti pa iyon para makita ninyo kung ano ngayon ang best version of me. At ngayon ay mapoprotektahan ko na kayo. Hindi ko hahayaan na mapahama kayo, sabi ni Jason at niyakap si Keisha. Hinayaan ni Keisha si Jason dahil gusto niya rin naman ang yakap nito at sinabi ni Jason sa kanya na naliwanagan na siya. Himuwalay si Jason kay Keisha at tiningnan siya. Nailang naman si Keisha sa tingin ng binata. Your nightgown looks so good on you. Nanlaki ang mata ni Keisha at agad napatakip sa dibdib niya at dahil naalala niya na wala siyang suot na bra. Jason! Sigaw niya dito na kinatawa ni Jason at tumalikod na. Huwag mo nang takpan, nakita ko na yan, sabi ni Jason at dumiretso sa lutuan. Hay nako, sabi ni Keisha na mas ikinatawa ni Jason.